Marami kasing nagtatanong kung ano nga bang vitamins ang binibigay ko daw kay Happy. So ang pag-uusapan natin ngayong araw, ano nga bang vitamins ang para sa buntis na aso? Ayun, so what's up mga ka-Happy? So ito nga, share ko sa inyo kung ano bang vitamins ang binibigay ko kay Happy. Kasi nga, ano na siya, 39 days pregnant. Wah! Buntis. Ayan, so ang normal lang naman na laging binibigay na vitamins ng karamihan, kasi ito yung sikat, ay yung ito, Papi OB. Papi OB ng Vetmate Pharma Corporation. Sabi dito, 118 West Avenue, Quezon City, Metro Manila. And so, Papi OB, 5 ml syrup, strawberry flavor, vitamins, minerals. So, basahin nga natin yung nakalagay dito. Formulation. So, kada 5 ml daw merong ascorbic acid, vitamin C, vitamin E, vitamin A, vitamin D3, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B9. Tapos, meron siyang cyanocolulabin, potassium chloride, calcium, zinc. O yan, tsaka kung ano-ano pa. Tapos, indication, sabi dito, for the prevention and treatment of vitamin and mineral deficiencies. Ito ang tignan nyo kasi importante ito. Sabi dito, dosage and administration. To be given daily, so araw-araw, administered orally or fed together with their food. So kung pwede mo siyang ipainom sa kanya or ihalo mo daw sa pagkain. Pag small breed, 3 ml lang. Pag medium, 4 ml. Large, 5 ml. Tapos, ano to? Sa aso yan. Sa pusa, 2.5 tsaka 3 ml. Ayun, tapos meron din para sa rabbit, ferrets, hamsters, chinchilla, lame birds. Yan, so pwede, hindi lang sa aso ito. Kumbaga para sa lahat. Tapos ito, contraindication. This product is contraindicated to animals that are allergic, hypersensitive to its active ingredient and other components. Precaution. Ito, importante ito. Dito ako natatawa eh. Precaution. Do not exceed recommended daily dose. So wag daw susubra sa recommended na daily dose. Over supplementation may cause vomiting. Kasi baka magsuka sila. Drowsiness, yung parang nahihilo. And irritability, naiirita ang mga aso. Yan. Caution. Food, drugs, devices, and cosmetic act prohibits dispensing without prescription from a licensed veterinarian. Okay, so yun, balik tayo dun sa precaution. Do not exceed, wag lalagpas sa recommended daily dose. Pero, di ba, binasa natin kung ano yung daily dose. Nakalagay dyan, small, 3 ml. Yan, medium, 4 ml. Pero, pagbubuksan ninyo, bote lang. Tapos, So, paano mo ngayon masusukat? Ano ang 3 ml, 4 ml, 5 ml? Di ba? Hindi gaya nung sa, yung parang sa tiki-tiki sana, di ba? Pag meron siyang ano, yung pinipisil mo, ginaganyan mo, tapos may sukat, 3 ml, ganyan. O di alam mo na kung anong sukat. E ito, hindi kagaya ng mga normal na, sabihin lang sa nila na 1 teaspoon or 1 tablespoon, 2 tablespoon, ganyan. Ito, ml. Pero wala naman siyang ano. Diba? So ngayon, titingnan natin gaano ba karami ang ano, ang isang kutsara or isang kutsarita. Ilang ml ba? Para at least yun na doon natin sukatin. So ayon dito kay Google, ang isang teaspoon
Yan o, teaspoon itong ginamit ko ah. Ito yung maliit na kutsara, kutsarita. 1 teaspoon yung para sa tea. Ay, katumbas nito ay 4.92 ml. Ayan, so ito halos 5 ml yung isang teaspoon. Pag yung TBSP o yung tablespoon na tinatawag, TBSP, ito ay nasa, wow, marami, 14.7 ml, parang 15 ml na. So, ito nga, parang 15 ml na yung isang kutsara, tablespoon. Ayun ang ano doon, kaya kung ano, bili na lang kayo nung ano, yung ginagamit sa tiki-tiki nga yung ganyan, para may sukatan kayo. Para alam natin kung gaano karaming ilalagay, kasi ang tindi ng precaution eh. Huwag susubrahan, di ba? So kay Happy, ang gagawin lang natin dito is kuha ka ng kutsarita, huwag mo na lang punuin. Yun ang ginagawa ko, kutsarita. O kung yung tablespoon, kahit yung tablespoon na lang, mas konti sa kalahati. So almost, sabihin natin 1/4 or 1/3 ang dami ng ilalagay ko para kay Happy. So ayun, sakto. Kasi ngayon, hindi ko pa siya pinapainom nitong vitamins niya. So, tara. Painumin natin si Happy ng Papi Ubi! Ay, pala bago pala yon. Kasi, ano, kung ano na ba dapat gagawin pagdating sa buntis. Well, vitamins, importante kung gusto ninyo. Yung iba, hindi na binibigyan ng vitamins. Yung mga gusto lang. Yan, ito, Papi Ubi, ang masasuggest ko sa inyo. Kung yung iba kasi, ang ginagawa lang nila is sinisiguro nila na ang kanyang mga buntis na aso ay dapat mas mataas ang protein content ng mga kinakain. So madalas nag-sisuit sila ng ibang dog food yung mas mataas ang protina. Madalas ang ginagawa ng karamihan, which is ginagawa ko rin, balik puppy dog food na pang puppy, dog food na pang puppy, kasi normally mas mataas ang protein content nun. So, yun. Ayan, so meron tayong ito, teaspoon ito, teaspoon. So, ang gagawin ko lang, maglalagay lang tayo, hindi ko na pupunuin. Kasi ano siya eh, so ganyan lang. Okay na to. Lalagay ko dito, tapos, patitilaan na natin kay Happy!